Yo, what's up and welcome back sa channel natin. And for today's video, pag-uusapan natin ang kagamitang pandigma ng Pilipinas noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kung ready ka na malaman ng kwentong ito, ay sisimulan na natin. Stay tuned! Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na isa ang Pilipinas sa pinakamalakas na bansa noon pagdating sa kagamitang pangdigma sa Asia? Maaaring ang iba sa inyo ay magugulat at sasabihin hindi ito totoo. Pero nangyari talaga ito sa panahon ni Pangulong Marcos. Katunayan ay isa tayo sa kauna-unahang nagkaroon ng missile sa buong Asia. Gusto kong talakayin natin ang kagamitang pandigma ng Pilipinas at hindi yung mga mapapait na alaala sa panahon ni Pangulong Marcos. Dahil maaaring makapulo tayo ng aral tungkol dito. Kasi ng panahong to ay hindi tayo kayang bulihin ng kahit anong bansa sa Asia. Noong mga panahong to ay malakas ang Pilipinas dahil meron tayong fighter planes, jet fighters, helicopters, warships, submarines at mga tangke. At ang local missile na naimbento ng isang Pinoy na nagngangalang Bongbong 1. Simulan natin sa mga kagamitang panghimpapawid. Noong panahong ito, tatlo lang na bansa ang may Vought F-8 Fighter Crusader. Sa katunayan ay isa ang Pilipinas sa mapalad na nagkaroon nito. Bukod sa Pilipinas, meron din ang France at USA. 35 units ang meron tayo noong 1977 na nasira noong pumutok ang bulkang Pinatubo. Meron tayong 19 units ng F-5A noong 1965 at tatlong unit naman na F-5B noong 1967. Dumako naman tayo sa sasakyang pandagat ng Pilipinas noong panahon ni Marcos. Meron tayong mga warships gaya ng BRP Andres Bonifacio PF-7 na nanggaling sa United States, BRP Gregorio del Pilar PF-8, BRP Diego Silang PF-9, at BRP Francisco de Gohoy. Nakalulungkot lang dahil matapos ang panunungkulan ni Marcos ay ibinenta lang ito bilang mga scrap. Sa tingin ko kung si Marcos pa rin ang presidente noong mga panahong ito ay maaaring naingatan o di kaya ay na-upgrade pa itong mga warship na ito. Bukod sa apat na mga warship ay meron din tayong apat na warship destroyer escort. Ito yung mga sumasama sa mga warship natin bilang gabay sa karagatan. Gaya ng BRP Raja Lakandula, BRP Datu Kalanchao PS-76, BRP Datu Sikatuna PF-5, at BRP Raja Humabon PF-6. At meron din tayong kagamitan pandagat na nakadisenyo para sa mga bombang nakakalat sa karagatan. Ito ang mga minesweepers. Meron tayong limang minesweepers noon. Una na dyan ang fleet minesweepers na nagngangalang BRP Datu Tupas PS-18. Dalawang coastal minesweepers na nagngangalang RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte. At meron ding dalawang minesweepers na nagngangalang RPS Davao del Sur at RPS Davao del Norte. Bukod pa dyan ay meron din tayong dalawang submarine chaser tulad ng BRP Nueva Vizcaya, BRP Negros Oriental at isang hospital ship na RPS Hospital ng Tulungan. Dumako naman tayo sa isang lihim na proyekto na nagngangalang Santa Barbara Project. Layunin ng proyektong ito na makagawa ng isang local missile. At ito ay pinangunahan noon ng isang Pilipino. Sa tulong ng ibang German scientist ay nabuo ang Bongbong 1. Isa itong missile na kayang tirahin ang target nito hanggang 12 kilometro. At nasubukan na ito ng 37 beses sa Caballo Island. Kaya talagang masasabi kong tagumpay ang proyektong ito. At sa mga panahong ito ay nagsisimula pa lang ang China na gumawa ng sarili nilang missile. Pagkatapos ng panunungkulan ni Marcos ay hindi na ipagpatuloy ang mga programa na ito. Kumbaga ay hindi naniwala ang sumunod na administrasyon na maaaring dumating ang panahon na kailanganin ng Pilipinas na tumayo sa sarili nitong paa at hindi laging umasa sa Amerika. Di sana hindi na natin kailangan ngayon na bumili ng mga kagamitang pandigma sa iba't ibang mga bansa. Kasi kung nasuportahan itong mga programa na ito ay may sarili na sana tayong pagawaan.
May mga nagsasabi nga na kung pinagpatuloy ang Bongbong 1 ay maaaring hindi tayo kayang bulihin ng China ngayon. Marahil ay isa pa rin tayo sa mga malalakas na bansa pagdating sa kagamitang pandigma sa Asia ngayon. Nakakalungkot isipin na meron tayo ng mga bagay nito dati pero ngayon ay nabubuli tayo ng mas malalaking bansa kaysa sa atin. Pero sa ngayon ay sumasaludo ako sa Pangulong Duterte sa pag-iimpok niya ng mga kagamitang pangdigma sa bansa natin. Maaari kasi na balang araw ay kailanganin natin ito para maipagtanggol ang sarili nating bansa. At dyan po nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Gaya ng dati ay bukas ang comment section para sa mga topic na gusto ninyong pag-usapan natin sa future. Salamat sa pakikinig, sa susunod muli, paalam! Thank you.